Huwag kang magsusumbong kung ayaw mong papatayin kita. Maaari ba nila akong bibigyan? Dapat naman, sa buong pagtuturo mo ngayon ka palang magbabakasyon, ano? Ikalawa na ito. Nung mamatay yung ama nila, Aida, tsaka ngayon. Pero mong 20 taon ka na yata magtuturo. Sayang naman kasi kung hindi ko tatapusin ang aking servisyo. Kaya mo naman silang alagaan si Aida. Ano nga pala yung sabi-sabihan sa eskwela? Siguro alam nila ang nangyayari. Alam! Pero ano bang makukuha mo sa mga taong wala namang prinsipyo? Ituloy mo nga, Regina, ng madala. Sobrang talaga ng mayor na yan. Ang kailangan talaga riyan ay bitay. Sarah, napakain mo na ba yung aso? Opo. Ibang iba yung si Sarah kaysa sa isa. Tingnan mo, prenteng-prenteng nagbabasa. Hindi mo nang tulungan ng kapatid. Hay nako. Bata pa lang kasi itong si Sarah. Hayaan mo na. Spoiled. Si Tony, sa ganyang edad, kumikita na nagbebenta ng dyaryo. Hay. Hindi si Sarah ang spoiled anak. Kakakamos si Aida. Kung sa bagay. Ah, basta. Mababay silang lahat. Naubos na pala yung gamot ni Aida, yung tranquilizer. Magpabili tayo. Anong oras na ba? Malapit na siguro mga alas 9. Ay, gabi na pala? Akala ko ba'y napapagod ka? Tony! Sandali lang po, Inay. Kakabit ko lang itong ilaw. Ano ba napapansin mo kay Aida? Napapansin? Ano napapansin? May pagbabago ka bang nakikita? Hindi ba parang lumalala? Ang sabi naman ng doktor, may shock pa siya. Totoo raw. Nasindak si Aida. May mga gamot kaming ibibigay para mapabilis ang kanyang pagaling. Nurse, maaari mo bang ibigay ang mga reseta? Opo, Doc. Andito na po yung mga gamot na kailangan yung bilhin, ma'am. Maraming salamat po, Doc. Walang anuman po, Mrs. Ang ikinatatakot ko ay ang kanyang nervous. Hindi naman siguro, Ana. Mahusay naman yung gamot na ibinigay sa kanya ng kanyang doktor, eh. Naalala ko sa yung kapitbahay natin sa Gagalangin, yung bang anak ng kapitan na dinala sa ospital at pina-electric shock? Tiyaga. Tiyaga ang kailangan natin, Ana. Tiyaga pala, sa susunod na linggo ulit yung balik ng doktor dito ni Aida. Doon natin malalaman kung kailangan pa ba siya natin ibalik dun sa ospital o hindi na. Tony! Bumaba ka na at bumili ka na ng gamot! Opo, Inay! Alis na po ko, Inay. Ilang beses ko na pala napapansin lumalabas ang gabing puno niya. Wala mo napansin? Hindi naman. Gabing-gabi na kung umuwi ko minsan. Baka naman kasi nagpupunta lang dun sa kabilang kanto. Dun sa mga kaklase niya. Ewan ko, sayang tanungin mo silang palaging kasama. Kaya. Sa atin ba yun? Tingnan mo nga, Sarah. Nandiyan ba si Miss Calderon? Opo, sino po sila? Si Mayor. Regina, si Mayor may kasama. Ano kayang kailangan? Baka ayusin ka. Ha? Gusto na kayo makausap, Inay? Sige, papasukin mo. Pasok ko kayo. Good evening, Mrs. Magandang gabi naman ho. Napasyal kami dito.
Ang kasama ko pala ay si Konsehal Kulas at Torny Kulas. Magandang gabi ho. Sige ho, maupo ho kayo. Anak ho ninyong misis? Oo. Maganda. Listo. Listong bata. Maupo naman kayo, misis. Siya nga naman, misis. Maganda ang apartment konsehal, hindi ba? Masino? Masino pang apartment na lang, Mayor? Misis, mahal siguro ang opa ninyo sa apartment na ito. Sa amin ho ang apartment na ito. Inaako pa lang namin yung unang pinto. Pasensya, Mrs. Pasensya. An honest mistake. Tignan mo naman, konsehal. Sa kanila pa lang apartment na ito. Maybe they just got an alone from the GSIS. Anak ko ninyo, Mrs.? Siya ho ang aking panganay. Marunong na tipo. Scholarly type. Lo siguro ang kurso, Mrs. AB ho, sa UP. What a coincidence is this? Sa UP din nag-aral si konsehal. Kung hindi ninyo natatanong, Mrs., nagtapos lamang ako ng aking pag-aaral na abogasya sa California College of Law. At cum laude. Wala. Maestro kayo, Mrs. A. Calderon? Oho. At saan naman kayo nagtuturo? Sa Torres High School, sa Maynila. Mukhang familiar sa akin ang Calderon. Saan mo kayong probinsya, Mrs.? Dihete mo ho akong taga Maynila. Ang sister ko na may taga Nueva Ecija. So, you're now a widow? Bueno, Mrs., ginabi na kami sa pagsadya sa inyo. Kasi ang totoo ay nanggaling pa kami sa squatter area dyan sa highway. Marami rin hong butante doon, Mayor? Hindi naman sa ganun. Ang totoo ay nanggaling na kami doon kaya ginabi na kami sa pagpunta dito sa inyo. Para ipaurong sa akin ang demanda? Para tayo magkapag-usap na mahinahon. Na kung ako ang tatanungin, ay siyang mainam ninyong gawin. Hindi ba yun naman yung sinabi ng inyong kumpadre, Mayor? Mahusay pala kayong magpalaman ng mga salita, konsehal. Mrs., kami na pa rito sa inyo para unang-unay makipag-diskargo. Kahit mabigat ang kasalanan ng gawa ng anak ko sa inyo. Kahit ako isang mayor, ay mapagkumbabang lumapit dito sa inyo. Akala ba ninyo'y makukuha sa pahingi-hingi ng tawad ang ginawa lang inyong anak? Alam ko, Mrs., alam ko. Eh kung kayo'y bakit hindi na lang natin ipaubaya sa mga husgado? Mrs.! Kayo'y ba'y may anak na babae, Mayor? Alam ko yung tatanong mo yan sa akin. Ano to? Meron. Ilan? Tatlo. Ngayon kung isa sa kanila ay maghahasa din? Paano? Kung isa sa pinakamamahalin nyo, sa tatlo ninyong anak ay gagahasain ang anak ko! Natural, Mrs. Ganun din ang mararamdaman ko! Hindi ko itinatanong kung anong mararamdaman nyo, Mayor. Anong gagawin nyo? Magdedemanda ba kayo? O tatahimik lang kayo? Anong gagawin nyo? Kung sa bagay, sino nga ba naman ang matapang na mangangahas eh? Mayor nga kayo! Mrs., umabot na rin lang tayo sa ganito. Malinaw ko namang nakikita ang inyong punto. Ngunit kung talagang itutuloy niyo ang demanda, ang unang gagawin ay ang epa-examine ng inyong anak. Tama, kawawa din ang inyong anak. Para ano? Para patunayan kung siya'y ginahasa o hindi? Para patunayan kung siya'y ginahasa talaga o hindi. Kung hindi kayo kumbinsin yung ginahasa nga ang anak ko, eh bakit kayo naririto? Para hindi na tayo umabot sa demandahan. Legalismo ninyong mga abogado! Wala tayong magagawa, Mrs. Ganyan talaga. Tusuhan, patalinuhan, pasinungalingan, dyan! Dyan kayo magaling! Sa ilalim ng batas, walang kasalanan ang isang tao hanggat hindi talaga siya napatunayan magkasala. Tama! Magandang dahilan ninyong mga abogado! Hindi ba kayo naawa sa inyong anak? Ang tingnan niyo ay ang kalagayan niya. Mabibilang ko rin ang anak na mayor na gumahasa sa anak ko! Hindi kayo practical, Mrs. Anong hindi practical? Halimbawa, pag nakulong ang anak ng mayor, ano ang makukuha niyo? Hustisya! Hustisya? Ang isipin ninyo ay ang kalagayan ng inyong anak. Halos 12 taon kong inalagaan yon. Pinalaki! Kung halos ay pinakatago-tago ko! Tapos ano? Anong gagawin ng anak na mayor na yan? Paglalaruan? Pag-aaliwan? Tapos, pupunta kayo dito sa harap ko at sasabihin sa akin na kailangan kong maging praktikal? Nariyan na tayo, Mrs. Hindi mabaing damputin ang anak ko! Hindi rin ang ganyan yan, Mrs. Ngayon,
Sino ang nakakapag-west na hindi lumalapit sa politiko? Kayong masasamang politiko! Masasamang politiko? Ganyan ang panahon ngayon, misis! Bakit? May nakita ka na bang anak ng gobernador, senador, o maging anak ng mayor na kanilang ginalaw? Tama! Pumatay man kayo, hindi kayo nagagalaw! Misis! Be practical! Alam ko malaking kasalanan na gawa ng anak ko sa inyo. Heto, pera, tanggapin nyo para makatulong sa inyo. That check is for 10,000. Pay to cash, be practical. Akala ba ninyo'y mabibili nyo ako? Layas! Sa buong buhay ko kung sila kayong lamang ko na sampay, ngunit hindi na bali. Ito, tandaan mo! Inaano kayo sumaya sa usapan, ngunit gusto nyo lamang kadibunyuhan. Sige, ituloy nyo. Tignan natin kung sino mananalo. Masa tayo, Mayor. Umalas tayo sa putang inyong bahay nito! Akala ng mga tao, iyay sila ang patas! Sa kasulukuyan ay sila nga, inay! Lalabasin ang katotohanan at mananaig ang katarungan! Kaya gandang sabihin, ustisya! Ustisya nga ba talaga? Ustisya, Diyos ko, bahala ka na! Kailangan maputulong mga ganito, Tony! Paano, inay? Mapipilanggo rin yung anak na mayo na yan na gumahasa sa anak ko! Alam naman nating tatlo lang ang nagkakaroon ng ustisya dito sa ating bansa! Yung manalakas, yung makapangyarihan, yung mayayaman, kung simple kang tao, mahina ka! Kung mahirap ka, lolokohin ka, tatakutin ka, magtitiis ka! Walang kwenta sa akin! Magkaubos-ubos na yung kabuhayan natin! Sasayangin lang niyo yung minan at pinaghirap-hirapang ipundan. Ang niyo'y demanda man na nagpili lamang itong demanda, inay! Susulat ako sa magazine! Susulat ako sa dyaryo! Pakikinggan nila ako, Tony! Ang niyo'y demanda ay makakatulad lamang kung kayo nasusukol sa bingit ng bangin, inay! Sasabihin ko sa kanila lahat, Tony! At sa ganung paraan, makakamit na natin yung hustisya! Hustisya? Tony, nagkamali sila! Ano yung panlaban niyo sa malaking bato? Ang inyong mga kuko? Kalokohan! Kailaki ng pinagbago mo, Tony! Anong ibig mong mangyari, ha? Iuuro natin yung demanda? Huwag na tayong lumaban? Mula nang mapatay ang si Itay, ay sinabi natin na baril, pero ang totoo'y pinatay siya. At sa lahat ng libro, sa Biblia ko pa nakita ang sagot, kapag buhay ang inutang, buhay din ang magiging kabayaran. Naisip ko, ito hindi isang kasabihan, inay. Ito isang habili ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Itong aking gagawin, inay. Gaganti ako. Gaganting paano? Papatayin ko siya. Tony! May isa pa kayong hindi nalalaman, inay. Diyan sa abangan ng sasakyan, minsan ang ako'y papuntang eskwela, isinakay ako sa jeep ng dalawang bata ni Mayor. Jeep yun ng mga pulis. Ay, mga banta-banta na naman yan. Isa yan sa kanilang ginagawa. Ang kinatatakutan ko'y ang kalalabasan ninyong demanda, ang inyong paniniwala sa ustisya. Kung hindi pa ako maniniwala, ano pang aking mahihintay? Lawakan mo nga ang iyong paningin, Tony. Ang ikinagagalit mo ay dahil lamang sa personal na karaingan. Lawakan? Ang kahintay isa lamang sa laganap at kawalan ng katarungan, inay. Darating din ang ustisya, Tony. Kailan? Gaano katagal? Sa anong paraan, ang paghihintay natin ay makakatulad lamang sa paghihintay natin sa kaso ni Itay. Hanggang sa ngayon, nasa akin pa ang dugo ang larawan ni Itay, inay. Anong pa ang silbi ng aking itinuturo kung ako mismo hindi naniniwala? Kung ikaw mismo hindi ka naniniwala, naniniwala ako, Tony. At maghihintay ako. Regina, si Itay, natake na naman ng nervyos. Nakapili na ba ng gamot? Ang gamot nga pala, sinong pabibili natin? Akala ko ba si Tony? Gabi na, Ana. Di ba pwedeng ipagbukas na lang natin yan? Nasa sayo na, Regina. Pero si Aida, o ito na si Tony! Lalakad na ako. Pag-taxi ka na! Umuwi ka kagad! Kailangan ni Aida yan! Umalis ang kuya! Oo, bakit? May dala siyang baril! Baril? Huwag ko nang sasabihin sa inyo! Saan naman kukuha ng baril yun? Baril yun, ay kitang-kita ko! Diyos ko! Sara, anak! Sundan niyo nga si Tony doon! Siguro naglalabas na gabi yan! Anong ginagawa? Sabi? Kung maalis ang kuya, sasama ako! Ay, Diyos ko naman! Diyos ko ang mga anak ko! Hindi mo sila masisisi, Regina. Lalo pa't pagkaraang marinding ang pasasanib ng kunsihal at ng alkalde. Ang ustisya, ustisya lamang. Halika na, Regina. Matulog ka na. Walang mangyayari sa demanda niyo, inay. Alam ko nang aking gagawin. Gaganti ako. Papatayin ko siya.
yan? Aida? Nay, ang gamot. Ang kuya mo, wala pa ba? Anong oras na ba? Sinabi namang bumalik ka agad sapagkat kailangan eh. Nay, hindi ako makatulog. Ha? Halika rito. Upo ka. Bakit? Hindi ako makatulog, Nay. Lagi kong naalala ang luma nating bahay. Hindi ako natatawad mo ako, pero baka si Kuya o si Sara. Nanaginip pa nga ako, Nay. Pinainom nila si Kuya ng lason. Di ba hindi naman nila yung gagawin kay Kuya, Nay? Shasha, tama na yan. Bumalik ka na dun sa taas at saka matulog ka na, ha? Kayo po. Ihintayin ko kuya mo. Anong oras na kaya ito? Umaga na muna eh. Umaga na. Sige na, sige na. Huwag na ka na. Ay. Saan na kaya ang toning iyon? Tony? Anak! Ano nangyayari sa'yo? Gusto ko? Alis tayo rito, inay. Gising yung sila sana. Sa mga kamag-anak ni Tay. Sa Tarlac. Sa Pampanga, hindi kayo sa bundok, inay. Teka, teka! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Pinatay ko siya. Ha? Ano? Hindi, Tony. Hindi. Susuko ka. Ibigay mo sa akin na baril! Susuko ka, Tony! Hindi! Aray! Sabi lang, papatayin, inay! Hindi! Susuko ka, Tony! Anak, ibigay mo sa akin na baril! At ako'y kriminal? Pinatay mo siya! Iba yung krimen na ginawa mo kaysa kay Aida! Ano ka ba? Huwag yung sasaktan ang sinumang halo o lila sa mga bata. Abili ng Diyos kay Moses kapag sila rin yung sasaktan sa namang paraan. At silang lahat ay tumawag sa akin. Ang panawagan nila ay tsakong diringgin. Sasabihin ninyong ako'y kriminal. Saan? Paano? Kanino ako hihingi ng katarungan? Sino ang magbibigay sa akin ng hustisya, inay? Diyan na sila, inay! Sandali lang! Sandali lang, anak! Susuko ka! Susuko ka, anak! Nariyan na sila, inay! Hindi! Kaliron! Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Susuko ka, anak ha! Susuko ka! Pinatay niya ang anak ko! Hindi! Sandali lang! Susuko na maayos ang anak ko! Sandali lang! Bumalis! Huliin ninyo! Sandali lang! Sandali lang! Tumugin niyo! Tama! Tama na! Bakit mo binarin yung anak? Kapag sinaktan ng ibang tao ang anak natin, at tayo walang magagawa sa lalaki sa kanya, di ba? Sa anak natin ibubuhos ang ating parusa? Ang sabi ninyo, aresto ilamang ninyo ang aking anak, pero ano ang inyong ginawa? Inaresto! Inaresto? Dadalhin namin sa presinto! Dito pa lamang ay pinapatay na ninyo! Pinatay na ang anak ko! Dadalhin namin siya sa uskado! Kayo ang patas kapag inyong anak! Dadalhin namin siya sa uskado! Uskado? Sa hustisya! Hustisya? Alam niyo ba ang kahulugan ng salita hustisya? Ikaw! Alam mo ba ang kahulugan ng salita hustisya? Ikaw, Mayor! Alam mo ba ang kahulugan nun? Hindi! Hindi! Hindi mo alam ang kahulugan ng salitang nun! Ay! Ano na? Regina!